Okay na. Okay na. Good evening, Sister Alma. Bed, bak mo nga, bed. Pagpalang gabi din sa'yo, Sister Alma. Sister Vicky, good evening po. Good evening, Sister Fe. Good evening, Sister Mina. Good evening po. Good evening po, Sister Mina. Yan. Mapagpalang gabi po sa atin lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Yan. Napagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, welcome po sa God of Truth Christian Church program, ang Living Witness of Christ Evening Edition. Ayan po, na dito po, kusan po dito natin malayang ipapahayag, yan, malayang malaya po natin na ipapahayag ang mga kabutihang ginagawa ni Lord sa ating buhay. Praise the Lord. Yan, purihin at pasalamatan po natin ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen po. Tayo po'y manalangin muna, mga kapatid, ano, bago po tayo mag-umpisa ng ating gawain. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa kabutihang ginagawa mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Marapat lamang na ikaw ay aming dakilain, papurihan at pasalamatan dahil ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Hindi mo kami pinapabayaan. Patuloy mo kaming ginagabayan, Lord God. Lagi mo kaming sinasamahan sa bawat laban na aming kinakaharap.
Maraming salamat po, Lord God, sa pagpapala na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Bagong puso, bagong espiritu, at higit sa lahat, bagong miyembro ng pamilya. Maraming maraming salamat po, Lord God. Tunay nga pong kay buti-buti mo sa mga anak mo na may pananampalataya sa iyo, Lord God. Itinataas ko po sa iyo, Lord God, ang buhay ng aming mga kapatid na sina Sister Mina de Mesa, Sister Opel Bondoc, and Sister Amor Mia. Ganun din po si Brother Renson. Si Brother Renson, yan. Patuloy mo po silang patnubayan at gabayan, Lord God. At ganun din po si Sister Victorina Angeles na muli na naman pong mangingibang bansa. Ayan. Ingatan at gabayan ka po ng ating Panginoon Diyos. Ingatan mo po siya, Lord God. Inilalapit ko din po, Lord God, ang aking mga kapatid na sina Donna Turalba, Marilu Mendoza, Risa Gutierrez, and Alma Tatel Mendoza. Kayo na po ang bahala sa puso ng bawat isa, Lord God. Kayo lang po ang makakapagkaloob sa kanila ng kapayapaan sa kanilang puso. Maraming salamat po, Lord God, sa mga oras na ito. Let your will be done. And this is all I pray in Jesus' name. Amen. Yan. Magandang gabi pong muli. Mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Masaya po ba kayong lahat, mga kapatid? Yan. Mapagpalang gabi po sa ating mga pastor. Nakarating na ba sila? Hindi. Nasa biyahe pa po ba ang ating mga tatay? Yan. Masaya po ba kayo, mga kapatid? Nawa po ay masaya po ang lahat. Ano po? Yan. Lahat ng tumanggap ng regalo buhat kay Lord. Amen po. Nakatanggap po ba lahat ng regalo? Yan. Yan. Good evening po. Ayan si Pastor Eds. Pastor Eds, nakarating na po ba kayo? Yan. Sa totoo lang po, mga kapatid, ako po talaga nag-uumapaw sa kaligayahan ng aking puso. Ano po sa mga oras na ito? Dahil po sa unang-una po ay yan. Unang-una po ay kumpleto po ang aking pamilya na nakadalo po lahat sa Sunday service na ginanap po kahapon. Ano po? At nakatanggap din po sila ng regalong kaloob ni Lord. At nawa po ay maipamuhay nga po nila at maipamuhay po nila ang tinanggap nilang regalo. Ano po? Ganun din po ako yung natutuwa sa mga nagpahayag po ng kanilang mga patotoo last Saturday po sa atin pong special edition sa buhay po ng ating ayan, sa buhay po ng ating butihing pastor. Ayan, sobra po akong na-amaze sa kabutihan ni Lord sa kanyang buhay. Kakarating lang. Okay po, pastor, kakarating lang pala. Pahinga po muna, pastor, pahinga po muna kayo. Galing pa sa biyahe. Pagod-pagod pa. Ayan. Ayan. Okay, basahin po muna natin ang ating Word of God for tonight. Ayan. And sabi nga po sa Isaiah ba't yung pakin? Isaiah 55, chapter 55, verse 8 to 9. Yan. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan.
Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Praise the Lord para po sa ating word of God for tonight. Napakaganda po ng ating word of God. Ayan, ayan. Dahil nga po sa na-amaze po ako sa kabutihan ng Lord. Ayan. Good evening po. Ayan, si Nanay Nati. Ayan, Nanay Nati, good evening po. Ayan. Ang akin pong mother-in-law ay kasalukuyan pong nanonood kasama po natin ngayon. Ano po? Pagpalang gabi sa iyo, Nay. Ayan. Ayan. Dahil sobra nga po talaga akong na-amaze sa mga kapatid po nating nagpatotoo po last Saturday. Ano po, talagang sobrang nakaka-bless po yung mga pinahayag po ng ating mga kapatid. Ano po, lalo na po yung sa ipinahayag po ni Pastor Edge. Ano po, ako'y sobrang na-amaze sa story. Ayan. Sa story ni Pastor Edge at ng kanya pong minamahal na anak. Ayan. Basahin pa po natin yung... Ay, natanggal. Mula po sa Jeremiah chapter 17. Oh my. Wait lang. Jeremiah 7:53. Jeremiah 7. Ayan, buhat nga po dito sa Jeremias 17 verse 7. Sabi po dito, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Praise the Lord. Ayan. Good evening, Sister Marilu. Yan. Marilu Mendoza. Thank you for watching, Sister. Pagpalang gabi sa'yo. Yan. Talagang akmang-akma po yung naging title po ng ating programa last Saturday po. Ano, yung andakilang pag-ibig. Tunay nga pong napakadakila po ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ano po, mga kapatid, imagine niyo po, ayon po dun sa pagsasalaysay yung sa pagpapahayag po ni Pastor Edge, ano po mga kapatid, imagine niyo po, 24 years, ayan, 24 years po silang hindi nagkita ng kanyang anak, ayan, wala po silang komunikasyon ng kanyang anak, at dahil nga po, sabi nga po sa Jeremiah 17, verse 7, ay mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ano po? Kaya po talaga namang tunay na pinagpala po talaga si Pastor Edge. Ano po? Talagang at sabi nga po ay yan. Talagang ipinagkatiwala niya po ang lahat kay Lord. Kaya tamang-tama lang naman ang tunay nga namang napakabuti ni Lord. Siya ang kumilos para sa katuparan ng idinalangin, inilapit, idinulog sa kanya.
ni Pastor Edge, ano po, at saka ng kanyang anak. Talagang pinagpala po talaga siya, ano po, sabi nga po sa Isaiah 55:8-9, ayan, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ayan. Tunay nga pong nakakamangha naman po talaga, ano po mga kapatid, yung ang kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At sabi nga po ay, ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Sino nga po ba ang mag-aakala? Sino nga po ba ang mag-aakala na sa loob ng 24 years? Yan. 24 years po sila parehong naghintay, naghanap, at nangulila sa isa't isa. Pero dahil hindi nga po natin alam kung ano nga po ba ang tunay na... Ayan, kung anong tunay na sa loobin ng ating Panginoon Diyos, ano po, kung ano po ba talaga yung kanyang plano. Wala nga pong nakakaalam kung ano nga po ba talaga ang plano ni Lord. Ano po, siya lang po nakakaalam ng kanyang mga plano. Ano po, ayan, imagine niyo po yun mga kapatid, ano, sobrang napakahaba po ng panahon na ipinaghintay po nilang mag-ama. Ano po, pero dahil nga po tapat, tapat po si Lord sa kanyang mga pangako, ano, idinulog po ni Pastor Edge yan, dahil gusto nga po daw niya ay yung kakaiba, yung hindi makakalimutan na regalo ngayong taong 2023, ano po, talaga naman napakabuti ni Lord. Yan. Ayan, sa loob na, nga po ng 24 years, ayan, ayan. Dahil hindi nga po natin alam ang mga kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos, sa loob ng 24 years ay muli po silang nagkita ng kanyang pinakamamahal na anak. Ano po? Tunay nga po, pagkalooban ni Lord ay wala pong makakahadlang. Ayan. Wala pong makakahadlang, kahit ilang siga man yan dyan sa kanto ang humarang, kahit harangan niya pa man ng sibat ang dadaanan. Ano po, ayan. Pag po kalooban ni Lord ang... Ayan. Kahit ilang siga pa yan dyan sa kanto, ayan. Kahit ilan pa yan silang humarang dyan. Pag kalooban po ni Lord, ay talagang magaganap at magaganap po ang lahat ng ito. Ano po, Pastor Edge? Ayan. Joke lang po yan, Pastor Edge. Pero... Tunay nga po talaga pag ipinagkatiwala po natin ang lahat-lahat ay sa kay Lord. Ayan, tunay nga pong walang imposible, wala pong imposible kay Lord. Ang itinakda niya ay walang sino mang makakahadlang, kahit sino pa mang asong gubat. Ayan, kahit sino pa mang asong gubat ang humadlang, ang itinakda ni Lord na lumigaya si Pastor Ed at ang kanyang anak ay magaganap, dahil ito ang kalooban ni Lord. Ayan. Ayan. Dahil ito ang kalooban niya na maganap sa itinakda niyang panahon. Amen po mga kapatid. Ayan. Sabi nga po ni Lord, ang kanyang kaisipan ay hindi natin maaabot ng ating kaisipan. Hindi natin alam, baka po may mas mainam pa nakahandang regalo si Lord para sa pamilya ni Pastor Eds. Amen po ba mga kapatid? Yes. Sabi nga po, prayer can move mountains. Tunay nga po namang makapangyarihan po ang prayer. Ano po mga kapatid? Saan nga ba? Alam ko may verse niyan sa Bible na... Teka, hanapin natin. Alam ko may... kahit
masyado nga pong makapangyarihan ang prayers can move mountains. Matthew 17:20-21. Oh. Okay. Ayan. Sabi nga po dito, kahit ang pananampalataya, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya kahit kasinliit lang ng buto ng mustasa, pwede mong utusan, may kakayahan kang utusan ang sabihin mo na itong ano yung mountain? Bundok. Ayan. Kaya mong utusan ang bundok na lumipat ka sa lugar, mula sa lugar na ito, lumipat ka sa kabilang lugar na ito. Ano po mga kapatid? At tunay nga pong napaka makapangyarihan po ng prayers. Ano po? Ayan. Talagang napaka ano po ng pagdulog po ni Pastor Ed. Ano po mga kapatid? Tunay nga naman talagang pag ang pananalig mo kay Lord ay na andyan 100% o sobra pa po ng 100%. Ano po mga kapatid, at talagang kumbaga po isagad ang pananampalataya. Ano po, pinagkaloob lahat ni Pastor Edson, lahat kay Lord. So bali di talaga naman, tunay naman po talagang tapat si Lord sa ating buhay. Ano po mga kapatid, sino po bang mag-aakala ano po sa tagal po nun ng 24 years, napakatagal po nilang naghintay, ano po, at naghanapan pa po silang dalawa, pero talagang kay buti talaga ni Lord, sa loob ng 24 years ay muli po silang nakita. At sabi ko nga kay Pastor Edge, napakabuti ni Lord, dahil hindi pa huli ang lahat, maipaparamdam pa nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Yan, napakahaba pa ng panahon. Talagang ang kapamaraanan ng ating Panginoon ay ang kapamaraanan po ni Lord ay hindi natin maaabot ng ating kaisipan. Ano po? Dahil ang kaisipan po ni Lord ay talagang malawak. Malawak po ang kaisipan ni Lord. Hindi po natin maaaro kung ano man po yung ang iniisip niya. Ano po? So, talaga namang sobrang nakaka-bless. Nakaka-bless yung ano ni Pastor Ed. So, siguro po may aantabayanan pa tayo niyan. Mayroon pa pong next na ipagpapatotoo si Pastor Ed sa kabutihang ginawa po ni Lord sa kanyang buhay. Ano po? Sa buhay ng kanyang pamilya. Ayan. Malay natin ano, Pastor Ed, kung kalooban ni Lord, baka mayroon pang mas mahigit pang dadagdag na regalo si Lord sa inyong, sa buong mong pamilya. Praise the Lord. Ayan. Good evening po. Ayan si Brother Renson. Yes, Sister. Yes, Tita Faye. Ayan. Mahirap nga pong arukin ang isip na ni Lord. Ano po? Ayan. Ayan. Sabi ko nga po, ano, baka po mayroon pang mas higit na inihandang regalo si Lord para sa pamilya ni Pastor Edson. Ano po? Praise the Lord. Nawa po ay ipagkaloob ni Lord sa kanyang itinakdang panahon. Amen. Praise the Lord for His goodness sa buhay po ng pamilya ni Pastor Edge. Napagpalang gabi po, Brother Renson. Okay.
Ayan, isa ko pa pong ipinagpapasalamat mga kapatid, ano po, tunay nga pong napaka buti ni Lord, napakaganda po ng naging resulta ng ating pagsasama-sama po nung last Saturday, ano po, at hanggang kahapon po sa ating Sunday service, ano po, napakaganda po ng naging resulta. Kaya sobrang thankful po ako kay Lord sa naging resulta po ng ating mga gawain, ano po mga kapatid. Masayang-masaya po ako. Talagang nag-uumapo po yung kaligayahan ko, ano po mga kapatid, dahil po sa ipinagkaloob ni Lord na yung naganap po sa ating mga gawain, ano po. Feeling ko po kasi nadagdagan na naman ang kapamilya. Ano po? Kasi yun nga po ang sinasabi ko nga po yung sa loob po ng church, di po ba kaya nga po tayo, ang tawagan po natin ay brothers and sisters, ano po, parang magpamilya na po sa loob ng isang, sa loob ng bahay-sambahan, ano po, ayun nga po yung sinasabi ko, kahit sa loob or sa labas, na mas maganda po na talagang magturingan po ng magkakapatid, ano po, kaya yun po talaga, hindi ko ma-explain masyado yung aking ano, pero sobrang masaya po talaga ako dahil ayan, nadagdagan na naman po yung ating pamilya, ano po, sa katauhan po ni Sister Mina, ayan, Sister Mina Dimesa, Sister Opel Bondok, si Sister Amor Mia, and si Brother Renson, ano po, kahit nga po galing pa po sa iba't ibang lugar, sa malalayong lugar, ano po, kaya kahit ayan, kahit pagod na pagod sa biyahe, sila Pastor Ronald, Pastor Eds, ayan, sila lahat po sila, ano po, pare-parehong pagod sa biyahe, kahit malayong lugar, sinikap po na makarating po sa ating bahay sambahan, ano po, para lang po maipahayag at maisabuhay. Makadalo. Yes, para makadalo sa gawain, ano po. Kahit malayo, sige lang, go. Tuwan-tuwa ako kay Sister Mina at kay ano, kay si Sister Opel. Kasama din nila si Sister Amor, ano. Kahit bilib nga ako bilib po ako sa lakas nyo, Sister Mina, and ano po. Talaga naman kasi ako po, may problema po ako sa pagbibiyahe eh. Hindi ko kaya yung ganong kalayong biyahe. Samantalang kayo, talagang bali two days po yung naging biyahe nyo, ano po. Sobrang bilib talaga ako sa lakas ng resistensya nyo. Pero sa alam ko, dahil sa kagustuhan nyo po na makapagpahayag at maipas sa buhay nyo po ang mga kabutihang ginagawa ni Lord. Ayan. Kahit malayo, go. Basta para kay Lord. Yan. Yan, sabi ko nga po, ano, natutuwa po ako at feeling ko po, nadagdagan na naman po yung pamilya. Ano po, nawa po ay maging, ano na nga po, maging close na kapamilya na po, ano, Sister Mina. Sister Opel and Sister Amor. Yan. Kaya maraming salamat po sa yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Saka kahit po malayo, pinilit niyo po na makarating po dito sa Laguna, ano po. Yan. Tunay nga po na basta magtiwala lang po tayo kay Lord. Ano po mga kapatid? Lahat po makakayanan. Ayan.
Yes, Sister Opel. Ayan. Yes po, talagang pag ginusto ni Lord, kayang gawin. Ayan. Yes po, tama po, Sister Opel. Ano po, pag ginusto ni Lord, sana po, ay, tulad nyo po, willing din po kayo. Ano po, sana po, ganun din po ang lahat ng... sana po ganyan din po ang kaisipan ng iba pa po natin mga kapatid. Ano po, Sister Opel, pag ginusto ni Lord, sana po gustuhin din po nila kung ano po yung kalaoban ni Lord. Ano po, yan. Napakasarap po kasing ipamuhay, isa buhay kung ano po yung kalaoban ni Lord. Dahil sabi nga po dito sa Jeremiah 17, chapter 17 verse 7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ayan. Tunay naman po talaga, ano po, ramdam po rin po naman talaga po yan. Basta po, ipagkatiwala lang po natin ang lahat-lahat kay Lord. Kung maaari nga lang po, wag na tayo magtira para sa atin. Ipagkatiwala na lang po natin ang lahat-lahat kay Lord. Dahil siya naman po nakakaalam ng lahat eh. Mas mahirap pa nga po pag tayo ang desisyon natin, ang sunod natin. Mas maganda po yung kalooban po niya. Kung ano po yung nais niya, yun po ang ating sundin. Ayan, kaya... mas maganda po talaga. Yan naman po ang nakasulat. Ano po mga kapatid? Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Kaya mga kapatid, nawa po ay nasain nyo rin na pagpalain po tayong lahat. Ano po mga kapatid? Kaya kung ano man po, kumbaga po, ipagkatiwala po natin ang ating buhay. Yan. Mas maganda po talaga ang ganun. Ipagkatiwala po ang buhay. Pagkatiwala po natin ang ating buhay kay Lord. Yan. Dahil siya naman po talaga nakakaalam ng lahat. Sabi ko nga po, siya ang direktor ng buhay ko. Yan. Pinagkakatiwala ko po ang lahat-lahat sa kanya. Kaya, siguro... kaya ganito rin po ang nararamdaman ko sa ngayon. Ano po, sobrang saya po. Nag-uumapaw na kaligayahan. Sana po, alam ko marami din nakakaramdam ng ganito. Ano po, alam ko si Sister Mina ganyan din. Ano, Sister Mina? Nag-uumapaw na kaligayahan. Ano, Sister Opel? Kaya ko'y tumantuwa po talaga sa inyong tatlo. Para kayong tatlong Maria. Mapalad, sabi nga, mapalad daw ang tao na tumitiwala, nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-aasa ay ang Panginoon. Ayan, praise the Lord. Thank you. Ayan, maraming salamat po. Kaya ako'y tuwan-tuwa talaga sa ating tatlong Maria, ano? Nabansagan ko patuloy na tatlong Maria. Ayan. Tunay nga po, basta magtiwala lang po tayo kay Lord, ang lahat ay makakayanan. Ano po mga kapatid, ituloy lang po natin ito mga kapatid, magkaroon po tayo ng pusong tapat at pusong dalisay. Ang sabi nga po dito sa Epeso, Epeso 6:13. Epeso 6:13. Ayan, sabi po dito sa Epeso 6:13,
Ayan. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. And verse 16 to 17, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Tunay nga pong panghawakan lang po natin yung pangako ni Lord. Ano po, kahit ano man po ang laban na ating pagdaanan, panigurado po ang ating katagumpayan, at basta po ipagkatiwala lang po natin kay Lord. Ano po mga kapatid, gamitin daw po natin, ayan, gamitin natin ang kasuotang pandigma. Kahit po ano yan, kahit po ano dumating sa ating buhay mga kapatid, basta po nasisigurado natin na suot natin yung mga kasuotan na pandigma na mula sa Diyos. Ano po, tibayan lang po natin mga kapatid, tibayan ang talagang yan lang po ang lagi kong panangga. Tibayan po natin ang pananalig kay Lord. Ayan. Sabi nga po dito, lagi po nating gamitin ang helmet ng kaligtasan. Gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ayan. Yan po talaga ang ating number one na panangga lang sa lahat ng kalaban. Ayan. Kahit anuman pong dumating sa ating buhay mga kapatid, prayer, always prayer lang po. Yan ang number one po nating pananggal lang sa ating buhay. Good evening po, Sister Ichi Abustan. Ayan. Ayan mga kapatid, naisin po natin lagi na magkaroon po tayo ng pusong tapat at pusong dalisay mga kapatid. Ano po? Ayan, lagi po nating isuot yung mga kasuotang ipinagkaloob po sa atin ni Lord. Ano po mga kapatid, at panigurado po pag nasa atin po ang lahat ng yan. Ayan, number one, isa rin po yung naging ano natin nung last Saturday na po, magkaroon po tayo ng dakilang pag-ibig. Ayan. Yan ang pinakadakilang kaloob sa atin ni Lord. Ang dakilang pag-ibig. Ano po? Ayan, praise the Lord mga kapatid. Maraming salamat po sa ngayong sa ating ano ngayong gabi. Ano po? Yan, maraming salamat po. Ayan, sa buhay po ng ating yan. Thank you, Sister Mina. Ayan. The helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ayan. Praise the Lord. Baluti at kalasan. Ayan. Thank you po, Sister Mina. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Ako po talaga natutuwa ngayong mga oras na ito, Sister. Sana po ay soon po, ano po, magkita-kita po sana tayong muli. Makadaupang palad muli tayo. Makadaupang palad. Ayan. Nawawala tuloy ako sana. Sana po loobin po uli ni Lord, ano po, na magkaroon po ulit tayo ng gawain para po tayo po'y magkadaupang palad muli. Ayan.
Magkasama-sama tayo muli sa mga gawain. Ano pa mga kapatid? Ang sarap po sa pakiramdam na magkakasama po at yung po bang feeling talaga na parang magkakapatid lang po tayo lahat. Ano po? Ang sarap sa pakiramdam pag ganun po ang pagsasamahan. Kaya nawa po, ipagkaloob po sana muli ni Lord na magkaroon po tayo ng gawain na magkasama-sama po tayong muli. Ano po mga kapatid? Sana po soon. Ang sarap magkaroon ng gawain na nagkakapalitan po tayo ng mga ideas. Basta masarap po pag-usapan ang mga word of God, ang words of God. Ano po mga kapatid? Ayan. Maraming salamat po muli ngayong gabi nito na. Ayan. Maraming salamat din po sa inyong lahat mga kapatid. Talagang sa patuloy niyo pong pagsubaybay. At pag nanais niyo pong laging makinig ng mga words of God. Ano po? Ayan, maraming salamat po sa pinagkaloob sa atin ngayong gabi. Praise the Lord. Ayan. Opo, Sister Opel. See you soon. Sana po soon. Ano po, Sister? Sana po ipagkaloob ni Lord. Ano po? Ayan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, sa buhay po ng ating mga kapatid. Ano po, sa mga nakasubaybay po ngayong gabi. Ayan, maraming salamat po. Sister Vicky, ayan, good luck po sa inyong biyahe sa Wednesday 11 po, ano, nawa po'y gabayan at samahan po kayo ni Lord. Ano po, mag-iingat po kayo sa inyong biyahe sa pagbalik nyo po sa ibang bansa, Sister Vicky. Patnubayan at gabayan po kayo ni Lord. Manatili lang po tayo nakakapit kay Lord. Ano po, Sister Vicky? Panigurado naman po na gagabayan kayo ni Lord. Ayan. Maraming salamat po. And standby po tayo kay Brother Alex po. Ano po? Sa pansamantala po na. Maraming salamat din po, Sister Rose Houston. standby po tayo para po kay Brother Alex, para po sa Couples Edition. Ano po mga kapatid, and later po 10 PM para po kay Pastor Edstrona. Ayan. Good evening po Pastor Edwin. Ayan. Standby po tayo later po para po kay Pastor Edstrona. Ano po para po sa prayer request po, mamaya po yan 10 PM. Ayan. Maraming salamat po ngayong gabi. See you po again on ano ba ngayon? Monday? On Wednesday po at 7 PM. Ayan. God bless po sa ating lahat mga kapatid. God bless po and good night.